So siguro guys, yung iba nahihirapan mag-decide, no, kung ano bang printer yung bibili nila, no. So ito guys, video na to is ginawa ko to, no, para mas mabilis kayo makapag-decide kung ano bang printer ang kailangan nyo talaga. So sa The Printing Shop guys, nag-offer kami ng tatlong klase ng printer. Merong Epson na L121, merong Epson na L3210, at meron Epson L5290. So siguro guys, may mga nagtatanong, no, sir, bakit di kayo nag-offer ng mga malalaking printer, no, yung mga A3 printer? Kasi guys, naniniwala ako, no, na great things start from small beginnings. Kailangan natin guys mag-start ng maliit. Kasi guys, kapag bumili ka ng printer na malaki, ang mahal nun guys. Ang presyuhan nun is 27,000 pataas. Tapos guys, no, from the word itself mismo, no, na mag-i-start ka pa lang. So wala ka pang kliyente, wala ka pang customer. So kapag wala kang kliyente, wala kang customer guys, no, mahihirapan kang bawi yung pinuhunan mo dun sa malalaking printer mo. Eh paano pa guys, no, kung tarpaulin printer yung bibilin mo? Sino ba guys yung magiging kliyente mo? So maganda guys, magsimula ka muna sa maliit. Kapag kumita na yung maliit, pwede ka guys bumili ng malaki. Walang pipigil sa'yo. Kasi guys, kapag kumita na yung maliit mo, ibig sabihin nun guys, may mga customer ka na at pwede ka na mag-offer ng large format printing like A3 printing at syempre tarpaulin printing. Pero sa ngayon guys, no, magsimula muna tayo sa maliliit na printer guys para madaling bawiin yung puhunan natin. So isa pa guys sa dahilan, no, ba't ginawa ko tong vlog na to, no? Kasi guys, ang Epson na L121, mag-iisang buwan na guys, no, na walang stock nito. So yung mga stock na nakukuha namin guys, yan yung mga tinago ng mga reseller tapos binibenta nila ng mahal. So pag binenta nila sa amin ng mahal guys, no, so automatic yan, tataas rin yung presyo namin. Kasi guys, kapag mahal namin nakuha yung printer, syempre mahal rin namin ibibenta. Kapag mura namin nakuha yung printer guys, mura rin namin ibibenta, no? Kaya guys, yung iba nagtataka, sa tuwing magtatanong sila sa page namin, no, kung magkano na ba Epson na L121, nagugulat sila, pataas ng pataas yung presyo. So dahil nga guys, sa wala tayong stock ng L121, no, i-introduce ko sa inyo guys yung other option na printer like L3210 at L5290. So simulan natin guys yung comparison ng tatlong printer na to. So dito muna tayo guys sa pagkakapareho nila, no. Lahat guys ay pwede natin gamitin sa pigment printing at pwede natin gamitin sa sublimation printing. Yung pigment ink guys, yan yung ginagamit natin sa documents, sa t-shirt, sa PVC printing, sa photo printing at kung ano-ano pang mga general na printing services. Pero guys, pag gumamit kayo guys ng pigment ink, no, automatic mavo-void yung warranty nyo sa Epson. So yan lang naman ang risk guys kapag gumamit ka ng pigment ink. Kasi guys, yung original ink ng Epson is dye ink siya. Ang dye ink kasi guys, hindi mo siya pwedeng gamitin pang negosyo kasi masyado siyang mahal. Pero guys, no, sigurado naman na matitibay itong mga printer na to, kaya nga ito yung mga pinili namin. Kasi guys, hindi ito agad-agad nasisira. So sagutin ko na rin guys yung iba nagtatanong, no, kung pwede ba ang pigment at sublimation printing sa Canon, sa HP, sa Brother. Ang sagot guys, hindi siya pwede. Ang pigment guys at sublimation ay pwede lang siya sa Epson na printer. Tapos pangalawa guys na pwede natin gamitin sa kanya is yung sublimation ink. Ang sublimation ink guys, yan yung tinatawag namin na lipat ink. Kasi guys, ginagamit yan para ilipat yung ink dun sa may materials. So anong materials ba guys ang pinaglilipatan ng ink ng sublimation? Dyan guys, mapasok yung mugs printing, yung cup printing, yung plate printing, at syempre mga puting t-shirt na printing. Yan lang guys ang gamit ng sublimation ink. So next tayo guys, no, ang Epson na L121 kasi guys, para lang talaga yan sa bond paper. So kapag nagprint ka ng mas makapal na materials dyan like vinyl at syempre ng photo paper, gumuguhit yan guys. Kaya ang ginagawa namin nun guys is minomodify namin o yung tinatawag namin na inaalis namin yung teeth para pwede siya guys magprint ng makakapal na materials up to 160 GSM. Kung isasagad mo pa guys, pwede mo siyang magprint ng up to 200 GSM ng photo paper. Guys, mas mataas sa 200 GSM, malakas makasira ng feeder ng printer, no. So guys, wag niyo nang pilitin. So siguro yung iba sinubukan nila 260, 300 GSM, nagfi-feed naman raw guys, nagfi-feed lang yan sa una. Pero hintay-hintayin mo lang guys, masisira na yung printer mo.
So ang kinagandaan naman guys ng L3210 at ng L5290 ay hindi mo na siya kailangan i-modify kasi guys pwede siya mag-print ng up to 160 GSM na photo paper at mga vinyl. So hindi mo na kailangan itong buksan at hindi ka na mahihirapan guys, no? Kasi nga hindi na natin siya kailangan i-modify. So bukod nga guys sa minomodify natin yung hardware ng L121, minomodify rin natin guys yung software. Kasi guys, ang ini-install natin dito ay yung driver ng L110. So, ang dami guys nahihirapan kung paano ba i-install yung driver ng L110. Pero guys, meron naman akong ginawa na latest na video, no, para mas madali mong i-install yung L110. So, yan pa guys yung isa sa mga pangit sa L121, no, kasi ibang driver yung ginagamit mo. At marami kaming customer guys na yun yung nagiging problema nila, no, kasi nahihirapan silang install yung driver ng L110. Pero guys, kapag L3210 at L5290 ang gamit mo, no, hindi mo kailangan gumamit ng ibang driver bukod doon sa driver na kasama niya. So kapag na-modify na natin guys ang Epson na L121, ang isa pa sa nagiging problema na to is yung printable area niya is 10 by 7 inches lang. So kailangan mo maglagay ng allowance na at least 1 to 1.5 inches doon sa may ilalim na hindi mo siya piprintan. Kasi guys, pag ginawa mo yun, nag-i-smudge siya sa may bandang dulo. So yan yung problema ng iba na tinatanong nila na, Sir Marlon, bakit nag-i-smudge yung dulo? O gumagawa ng parang rainbow yung dulo ng printout ko. Kasi nga guys, inalis na natin yung teeth nun. So ang printable area na lang niyan guys is 10 by 7 inches. Pero guys, sa Epson na L3210 at sa Epson na L5290, no, kahit hanggang dulo guys, pwede kang mag-print. So next tayo guys, no? Ang Epson na L121 guys, wala siyang scanner. Ang Epson na L3210 guys, meron siyang scanner up to A4 size. Ngayon, marami nagtanong sa amin na, Sir, meron ba kayong printer na pwede sa long na scanner? So ito na yun guys, no? Itong L5290, meron rin siyang scanner at meron siyang ADF. Ito guys yung nasa taas niya. Yan yung ADF na tinatawag o Automatic Document Feeder. So pwede ka dyan guys mag-scan ng up to long. So syempre guys, kapag may scanner, pwede tayong mag-Xerox. So ang L121 guys, wala siyang Xerox function. Ang L3210 guys, meron siyang Xerox function up to A4 size nga. So hindi siya pwede guys mag-Xerox ng long. Sa L5290 naman guys, pwede ka mag-Xerox ng long. Gagamitin mo nga itong Automatic Document Feeder, kaya pwede ka na mag-Xerox ng long. Tapos ang maganda pa guys sa L5290, no, meron siya sariling monitor dito. So pwede ka mag-shrink o pwede ka mag-enlarge ng gusto nilang ipa-Xerox. Sa L3210 kasi guys, wala siyang sariling monitor. Ito meron siya dito, no. So pwede siyang stand-alone. So pwede ka ditong mag-maintenance, pwede mong palitan yung settings dito lang sa printer na to na hindi mo kailangan guys gumamit ng computer. Tapos ang kinagandahan pa guys ng L5290 is meron siyang wifi. Kapag may wifi kasi guys yung printer mo, pwede ka mag-print through cellphone at pwede ka mag-print through wireless printing. So ang L3210 guys at ang L121 wala siyang wifi. Currently price ng L121 guys is sobrang taas niya, 8,800 pesos. So magdagdag ka na lang guys ng 1,200 pesos, meron ka ng scanner. Kasi guys, ang L3210 natin, 10,000 pesos lang. Kapag bumili ka guys ng scanner na separate, ang presyo nun guys is 5,000 to 7,000 pesos. Pero dito guys, nakakabit na siya sa printer mo, no? So hindi takaw space, magdadagdag ka lang ng 1,200 pesos, meron ka ng scanner. At kung mas malaki-laki pa yung budget mo guys, no, magdagdag ka lang guys dito sa may L3210 ng 6,300 pesos, meron ka ng scanner na pwede sa long. At meron na ring wifi yung printer mo, kaya pwede ka mag-print through cellphone at wireless printing, at pwede ka rin guys mag-Xerox ng long. So kung may budget ka lang guys, no, mas maganda guys, dumirekta ka na dito sa L5290. Hindi mo pagsisisihan guys na ito yung binili mo, no? Kasi guys, maraming bumili sa amin itong L3210 na sana raw ito na lang raw binili nila. Kasi guys, ito wala tong long, ito meron tong long. Lalong-lalo na guys, no, ang lakas ngayon ng school kasi nga magpapaserox na naman yung mga estudyante and usually pinapaserox nila is long. So ito guys, ang recommended ko talaga na printer is L5290 para sa mga nag-i-start ng printing business nila. So sana guys, nakatulong tong vlog na to, no, para mas maliwanagan ka at mas makapili ka agad ng gusto mong printer na bilhin para guys makapagsimula ka na ng printing business mo. Kasi guys, habulin natin yung pasukan, no, habang fresh na fresh pa yung face-to-face na pasukan. Ang dami kasi guys na mga estudyante na kailangan na naman ng printing services. So yung mga printer na
discuss ko dito guys, no, available yan lahat sa amin dito sa The Printing Shack. So sa mga gusto mag-avail guys, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko guys, no, para makuha mo yung price na sinabi ko dito sa vlog na to. Kasi guys, sa mga hindi namin subscriber at sa mga walk-in na mga customer namin guys, no, mas mataas yung bigaya namin ng mga printer na to. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At syempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag ka mahihiya guys na mag-comment down diyan sa may comment section, no, kasi guys, masipag akong sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. At lagi kong sinasabi guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa pinakamaraming subscriber sa Pilipinas about sa printing topic. So kung meron ka mga products o services na gusto mong feature dito sa vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung natuwa ka sa mga video ko at gusto mo kami suportahan, guys, lahat ng video ko meron yung nakalagay sa may ilalim na join button. I-click mo lang yun. Pag-click mo yan guys, mag-bayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So yun lang guys, no, see you on my next video at bye-bye! The printing shop, I stand solid by. The printing shop.